Pinumpirma ng isang grupo ng bus operator na may kakulangan sa driver na mga pumapasadang city bus. Balik normal pa naman ngayon ang dami ng mga pasahero sa Metro Manila. Saksi si Joseph Morong. Sa Commonwealth Avenue sa Quezon City, aakalain mong holiday sa luwag. Pero puro mga jeep at mga UV Express lamang ang andito. Karaniwan dito sa Commonwealth, sumasakay dito ng bus papunta ng Fairview ang maraming commuters. Pero ngayong araw, nahihirapan silang sumakay at kumuha ng mga bus. Kung titingnan natin yung Commonwealth, dapat sa mga oras na ito ay marami ng mga bus dito. Pero ngayon, paisa-isa kung hindi man wala na bus na dumadaan dito. Si Vernaline, ubus na ang oras sa paghihintay ng masasakyang bus. Parang ngayon lang po nangyari yan. Karaniwan naman po kapag pupunta ako dito, may bus na po agad. Wala, halos wala. Madalang ang daan. Sa Filcoa, agawan sa pagsakay ng jeep. Sa Quezon Avenue, halos wala ring dumadaan na bus. Sa Maynila, halos mamuti na ang mata ng estudyanteng si Gabriel kahihintay ng bus. Unusual po siya. Nag-opt ako mag-bus dahil mas mura po. Inabot pa siya ng 15 minutos bago makasakay. Kinumpirma ng Mega Manila Consortium Corporation, grupo ng mga bus operator sa Metro Manila, na konti nga lamang ang mga bumabiyaheng bus ngayon. Ang deployment hindi talaga yung expected. Halos balik normal na nga ang pampublikong transportasyon sa ikatlong taon ng pandemya. Pero kung ang mga pasahero nagbabalikan na sa mga kalsada, ang mga driver naman ang nawawala. Marami na kami mga paskel na for hire, wanted drivers. Pero hirap pa rin kami. Maaring yung iba dyan napunta sa tracking. Medyo malaki kita dyan. Kung hindi raw masusolusyonan ang kakulangan ng mga driver, ay tatagal pa ang kakulangan ng mga bus sa kalsada. Even provincial bus operator, parang kulang din sila sa driver. Yung mga nakuha naming mga permit, still po. Hindi namin ma-deploy 100% because kung sino lang yung available na driver na dumating, eh yun lang yung pwede nating i-deploy. Hinihingan pa namin ng panig tungkol dito ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board at Department of Transportation. Ang mga truck operators sa bansa nawawala na rin kasi ng mga driver ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista. Kausap ni Bautista ang mga truck operators nung isang linggo. Karamihan doon sa mga drivers nila ay pinapirate ng other countries. No? Yun daw mga drivers nila can make up to 200,000 pesos a month. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi.